Perwisyo ang inabot ng ilang mga pasahero dahil sa 12 oras na tigil-pasada ng mga driver ng TNVS o ng Transport Network Vehicle Service. Pero babala ng mga driver, posibleng maulit pa yan. May live report si Athena Imperial. Athena? Jessica, dahil wala raw resulta yung pagpapadala ng TNVS drivers ng letter sa LTFRB na naglalaman ng kanilang concerns noong Mayo, ay itinuloy nila itong kanilang tigil pasada ngayong araw. 3, 2, 1! Bravo! Sabay-sabay na nag-activate ng kanilang online app ang TNVS drivers na 12 oras nagtigil pasada. Nagkaroon pa sila ng candle lighting ceremony kaninang alas 6 ng gabi. Simbolo raw ito ng hiling nila na sana ay magliwanag ang isip ng LTFRB na ipatupad na ang Memorandum Circular 2018-005 at payagan na silang ipasada ang hatchback at compact cars sa ilalim ng Transport Network Vehicle Services. At itigil na rin ang umano'y polisiya at requirements na pahirap daw para sa TNVS drivers. Ang kadahilanan daw po nito ay unsafe po ang mga hatchback units. Hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan nila bakit hindi nila ipinapatupad ang kanilang sariling memorandum circular. Mga requirements sa padagdag ng padagdag. Dati po ay napakadali po namin magproseso ng papel, no? Ngayon po ay halos 20 na ang requirements na hinihingi niya. Kanina, pahirapan ang booking ng mga pasahero. Alas 6 kasi ng umaga nang magsimula ang transport holiday ng mga TNVS. Kaya naman tumaas daw ang pasahe dahil sa price surge dulot ng kakulungan sa drivers. Si Bel Agulio, nag-jeep na lang sa hirap mag-book. Sinubukan po mag-book kaso pahirapan po talaga kaya no choice, kailangan namin mag-jeep. Nagpatawag nga ng dialogo sa grupo ng Anti-Red Tape Authority, Civil Service Commission, Bureau of Philippine Standards ng DTI at DOTR para solusyonan ang issue ng mga driver. Bawal na bawal po sa batas na mag-impose pa ng additional requirement on top of those published. At bawal na bawal din po sa ahensya ng gobyerno na i-delay ang processing. Wala pong information ang BPS para sabihin na unsafe po ito, no? Pero ang sinasabi po namin dito ay dumaan po ito sa pagsusuri, mga crash test na base po sa international standards. Tugon ng DOTR. Sa lahat ng ahensya ng DOTR, tingnan kung ano ang mga proseso, requirements na kaya nating bawasan para lang mapabilis ang serbisyo ng gobyerno. Di naman nakontento ang mga TNVS group sa dialogo at sakaling hindi sila pagbigyan sa kanilang hiling. Asahan niyo po na masusundan ito kung hindi po mapapabor sa atin at hindi pagbibigyan yung ating kahilingan. Samantala, Jessica, bukas naman nakaschedule ang dialogo ng TNVS groups at ng LTFRB. Jessica? Athena, may information ba kung out of, I think ang nabalitaan kong bilang ng mga TNVS as of now is 60 to 65,000. Ewan ko kung Metro Manila lang yon o nationwide. Pero out of the numbers na yan, no, kahit na Metro Manila lang, ilan ang sumama sa kilos protesta? Ilan yung hindi tumanggap ng pasahero sa araw na ito? Athena? Yan nga sana, Jessica, yung gusto nating bigyan ng linaw kanina. No? Tinanong natin yan dun sa mga TNVS drivers at kay June De Leon na siyang spokesperson nitong laban TNVS. Pero wala siyang naibigay na exact figures kung ilan dito sa kanilang drivers yung sumama nga dito sa tigil protesta. Ang sinasabi nila, yun daw price surge yung kanilang basehan kung ilan ba talaga o kung gaano kadami yung sumama sa kanilang kumbaga ay rally ngayon dahil tumaas nga raw yung presyo ng pamasahe. Yun daw yung naging basehan nila na marami ang sumali dito sa kanilang tigil protesta. Jessica? Ano ba yung mga red tape na sa tingin nila nagpapahirap sa kanila o yung mga ipinoprotesta nila? Ano ba yung mga prosesong yon na ayaw nila, Athena?
Jessica, may sinasabi sila na dati daw ay nasa 10 or less than 10 na documents lang yung pinapapasa ng LTFRB. Sa ngayon ay nasa 20 na daw at nadadagdagan pa ito. So sa tingin nila, pinapahirapan lang sila para hindi sila makapaghanap buhay. Isa nang sinasabi nila dyan, no, yung hindi sila nabibigyan agad nitong provisional authority at yung certificate for public convenience, Jessica. Yun daw yung mga nahihirapan sila at kaya ito yung dahilan kaya hindi sila nakakapasada, Jessica. Isa pa nilang concern, Jessica, yung sinasabing unsafe nga daw yung paggamit ng compact cars o yung hatchback units. Sinasabi naman nila, hindi naman daw ilalabas ito ng mga manufacturers o kumpanya ng kotse kung hindi raw safe itong mga nasabing units na ito. Jessica? Ang naaalala kong in-specify na rason ng LTFRB, no, yung head ng LTFRB tungkol dito sa mga kotseng ito, parang hindi daw ito yung standard na yung ini-expect na standard ng mga sasakay sa mga TNVS na bakit masyadong maliit daw. Kumbaga, there's a certain standard daw to be followed sana. Although parang may himig patungkol na rin tungkol sa safety nga ng mga maliliit na kotseng yan. No? Pero yun nga, maganda rin pag-usapan yan. Kasi kung hindi safe itong mga sasakyan na ito, eh bakit inilabas sa merkado ng mga car companies, di ba? Tama ka dyan, Jessica. Base dun sa ginawa nating research kanina, no, nag-research tayo tungkol sa crash tests na isinasagawa dyan sa mga kotse. Yung mga bagong labas naman daw na compact cars ngayon ay mas safe kumpara dun sa mga inilabas nung mga unang taon pa. At sinasabi din na sa law of physics nga na kumbaga ito siguro yung pinagbasehan din ng LTFRB na kumbaga kapag magkaroon ng collision, mas malakas daw yung impact dun sa mga nakasakay sa smaller vehicles kaysa dun sa mga pasahero naman nung mas mabigat na vehicles. Tsaka dun sa mga SUV at dun sa mga hindi compact cars, mas malaki kumbaga yung zone na safe sila kumpara dun sa mga hatchback units. Jessica? Ang salimuot lang, no, itong issue ng TNVS, parang mula nung dumami itong mga TNVS or ride-sharing companies na ito, parang hindi na natigil yung mga problema, no? On the one hand, may problema naman talaga sa transportasyon sa ating bansa, no? Walang masakyan ang mga tao. Nagkakaproblema yung MRT, kulang sa bus, yung mga taxi, maraming reklamo, kulang ng public transport vehicles, etc., etc. So, may need na pinupunan itong mga TNVS. Pero, nakikita rin naman, nare-recognize din the need din ng gobyerno to regulate itong mga ride sharing schemes na ito. Parang, ang tanong ko lang, bakit kailangan sa dinami-dami na mapag-uusap nila at sa hinaba-haba ng mga problema na pinag-usapan na nila in the past, hanggang ngayon, hindi pa rin malutas-lutas. Nandito pa rin sila sa masalimuot na usapan o mga away-away nila. Athena? Yes, Jessica. Ito nga rin yung pinagtataka nung mga nagtigil-pasada na TNVS Group. Kasi ito nga daw, Memorandum Circular 2018-005 ay aprobado na ito at pinapabalik na sila dun sa pamamasada nila. Ang hindi nila maintindihan kung bakit hindi pa rin sila pinapayagan. Ito nga raw yung magiging topic nila bukas sa kanilang dialogo para daw mas maintindihan din nung mga drivers kung ano nga ba yung dahilan nitong hindi pagpapatupad ng Memorandum Circular 2018-005. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.